So yeah, mga kabong, another day, another vlog na naman tayo. So tayo may tayo ngayon ay magsi-CI. Yan. Dahil tayo ay kulang ng tao, so in the absence of your subordinates, superior will assume the position na mga ruling ng mga corporate ruling, no? So tayo ay mag-field. Samahan nyo ako, mga kabong, CI tayo. So yung basic ng CI sa mga previous vlog natin, ano, dapat ikaw ay may capacity, magbayad, dapat yung character ay okay, and then yung safe yung motor, then meron kang capital, no? So titignan natin yan for today's vlog, yung location ng ating subject kung papasa ba, no? So dito lang yan sa may around Panlubang. Based on initial assessment, ano, itong applicant natin ay matagal na sa trabaho. So based sa kanyang information ay 16 years na, no? So i-set aside na natin yung kung regular ba o hindi, kasi siyempre 16 years na yan, no? Ang ano yata ito, first job niya pa ata. Titignan na lang natin yung kanyang location. So sa mga mag-a-apply dyan, mga kabong, ano, ng installment, so kinukonsider din kasi ng financing company yung location ng lugar nyo, no? So marami ang ano, marami din ang nag-decline dahil sa location. So kagaya nga nung ano, nung last na vlog ko about CI, paano mag-CI, no? Siya ay na-decline dahil doon sa location ng kanyang lugar. Makikita nyo doon eh, talaga namang ano, not possible. Although pumasa siya doon sa may character and capacity, doon siya na ano, na-decline dahil doon sa location. So discretion kasi ng ano yan eh, ng financing company, yung location. Ito yung mga halimbawa ng location, for example, squatter area. May na-record na doon na ano, may naitala na doon na na-hold up, diba, na collector, yan. Automatic yan, i-block nila yan, yung lugar na yan. Isa pang halimbawa, yung ano, yung bahain, yung lugar. So, not possible pag, ano, pag tag-ulan. Possible yan, ma-decline yung application nyo dahil flood prone area, no? At ito pa, isa matindi, no? Yung lugar nyo ay identified as a drug prone area, no? Lagi may nag-raid yung ideya o kaya mga police sa lugar nyo. Yan, possible na ba decline? Kasi may mga ano naman yun eh,
may mga record naman yung mga financing company dyan nung mga close area ang tawag nila dyan. Although yung tao okay naman yung character, natakon lang talaga na napatira dun sa lugar na kung saan ban sa kanila. So ngayon tingnan natin tong tong applicant natin kung ano yung location ng bahay niya, yeah. So titingnan natin yung sketch. Sketch ng lugar ay may motor shop, may kanto. May motor shop, may kanan. Ayun, may motor shop. So papasok sa motor shop. Motor shop, o yun, tapos okay. Motor shop, ng kanto. Romy? Ano nakalagay ito eh? Sirang lupa. Hindi, number. Sketch lang kasi ito eh. Merong ano? Anong pangalan? Romy ano? Romy. Kasi ang landmark, merong motor shop. May motor shop, tapos motor shop. Papasok dito sabay apartment yata ito man kasi meron parang ano eh, merong boarding house. May boarding house ba dito? Ayan, tinan ko lang yung Meralco bill niya. Ang ilagay lang dito ano eh, sirang lupa lang eh. Kalipogi Purok 6. Ah, doon pa malayo pa yung kuya, purok 1 lang to. Ay, ganun! Pa. Kasi may motor shop kasi. Hindi marami kong motor shop, kuya. Ay, ganun. Yan, pa doon, kalyo pogi. Pa. Pero totoo mga pogi mga tao doon? Ay, ganun. Ay, ma'am, salamat na marami, ha. Ah, okay. Ma'am, salamat. Aha. Na-fake news pa tayo dito sa motor shop. Pangayon pa lang motor shop dito. Ayan, oh. Ayan ang ano. Yan ang isa sa struggle ng ano, ng CI. Yung namamali tayo ng pasok. Yung pa pala sa unahan ng Kalye Pogi. Sana all Kalye Pogi.
ang pangalan ng street. Pwede magtanong, puro sa is. Kalipogi. Unaan pa. Thank you. Totoo nga yung barangay nito, barangay sirang lupa. Sira nga talaga yung lupa rin to. Ayan. Barangay sirang lupa to. Ah, sirang lupa. Sirang lupa kasi sinisira. Iba pala yung kanlubang sa sirang lupa, no? Separate pala to. Boss, pwede magtanong, purok sa is, kalye pogi. Purok sa is, kalye pogi. Unahan pa. Oh, sirang lupa. Sana bang lugar to? Part pa ba to ng sirang lupa? May motor shop ito. May motor shop. Mas pwede magtanong, kalye pogi. Ito, kalye pogi ito. Ayan, kalye pogi. Oo nga eh. Baka maano tayo eh. Maging pogi rin tayo eh. Boss, may tatanong lang ako, may CI lang ako eh. Saan po sa Suzuki? Romy. Romy. Ito yung sketch niya eh. Ito, motor shop. Motor shop. Tanaya. Ito, motor shop. Ito, kagi pogi. May pagano, may ano po, may mga boarding house pa dyan. Apo. Sa po ba siya? Ayan o. Sa po ba yung ano yan? Direction? Ito. Sketch. So, kalye pogi is pa ganun. May kalsada ba doon? Pagdating yung lumbar. Sa ilang ano to. Pagdating yung pasok niya dito. Ayan yung pinaka. Bago sumapit yung bahay na ito malaking yan. May tindahan dito sa kanan. Kaliwa. Sa kaliwa. Tapos ahon kayo doon. Apartment namin yan. Bye-bye na yan. Apartment niyo yan. Motor shop niyo ba yan? Ato. Kalye pogi. Sa po ba siya sa ano, sa 4 doors o 3 doors? Wala nakalagay dito eh. Ano to eh, nakalagay. Kasi ang ano dyan, ang pagpakuya, ang unang labas ng apartment namin, napata magkatapundan yan. So sa inyo tong ano? Yung apartment ko sa amin, pero dito po yung bahay namin, yung mga doors na. Pero dito siya nakatira? Oo. Yung may tindahan ba to? Sabi niya may tindahan daw siya. Sa apartment niya? Oo. Yung pinakadulo po dito, pagpasok po sa kanan, so kalawa niya dyan. Out niya, dulo. Tapos isang hilera pong, 8 ang hilerang apartment yun sa pinakadulo po dito. At pinakadulo. Thank you boss ha. Yun, pasok na tayo sa
Pagpangit ka, papasok tayo dito sa Kalyong Pogi. Alright. Kalyong Pogi. Okay. So, marami pang apartment dito sa lugar nito. Magpaupahan. Ito, ito yung mahirap pala hanapin itong lugar. So ito yun ninyo, tindahan nyo. So nagbablog ako ah. May channel ako, may YouTube channel ako eh. Mag YouTube pa kayo? Ay, baka sama natin sa vlog. Ha? Picture lang ko lang ano yung may-ari pa naman shop siya, may-ari ng apartment niya. Ayun, saan yung mother shop? Oo. Ang gusto naman ko eh. Kailangan ko talaga ng tabuto. Ano? Thank you very much. Shoutout, Pisa. Shoutout po. Ayan, kabong. So, tapos na natin i-CI yung location ng ating subject. So, it seems like na okay naman. Ganyan kilala naman sila sa lugar. So possible naman din to pag ganito, hindi naman bahain yung ganyan lugar, talagang normal lang yan na. Ayun, ay pag gumana yung electric start. Tayo. So, dadaan ulit tayo sa Kalyang Pogi. Kalyang Pogi. Yan. So, yun. Kalyang Pogi. Boss, thank you. Borders nyo pala yun. Yan. Sakto naman na sila may-ari ng apartment. So pa nag-assist ng CI mga kabang ano, so kinukonsider din niya na yung necessity ng ano, ng motor. Like for example, yung lugar na nilang ito, talagang kailangan ng motor. So nagbe-base din kasi yung financing firm, kinukonsider nila yung pag-assist niya nun sa necessity ng motor na kailangan. Kasi may mga kumukuha ng motor na ala, niyayabang lang, di ba? Pamporma lang, eh possible ma-decline pa yun. So ito, una, makakatipid sila dito sa pamasahe. Siyempre, magkano pamasahe ito ng bicycle o kaya ng jeep. So kung may motor ka, mobility mo, yan, mabilis lang. Makakatipid ka pa ng pamasahe. Kung may negosyo ka na ano, kalito makakapag ano, nakapag-tabi. So, necessity. Yan. Kailangan din yan. Factor din yan sa result ng sigay. So, mga kabang, ano, medyo tayo sa bunch. Ito ko natin ito na report. And then, interview natin kung sakaling ma-approve. Kaya, si customer, si applicant, at para ma-share din niya yung ano yung experience niya sa pag-apply sa Suzuki Carian. Yan. So, see you sa branch.
Tony, anong mga advice mo doon sa mga mag-apply ng installment? Dito na kayo, punta sa gusto kayo maganda rito, matibay pa. Subok na ang... Ayan, na-approve si Sir Ronnie. Mabilis pa ang proseso. So, sinuha natin ko na. 21 class pa. 21 classes. Oras lang, di ba? Yeah. Mga kabang, apply kayo sa Suzuki. So, okay. Smart, matibay. Yun. Oh sir, congratulations sa motor mo. Ayos, ayos. Okay. Meron na namang ano? Magkakamotor, ha? Ganda, no? Signal light. Signal light. Diba? Kanan. Brake light, sir. Brake light. Brake light. Brake light. Bago na naman tayong customer na napasaya na na-approve at na-release ang kanyang inapalayang motor na Smash na Suzuki yung bagong release. So sa baga magtatanong dyan no, paano pumasa sa CI panoorin nyo yung mga previous uploads natin no? Yung mga tips para pumasa sa CI no, yung mga kailangan requirements yan, ano ba yung mga grounds for disapproval para alam nyo na rin ano yung reason bakit kayo madi-disapprove. So ayun mga kabang no, hindi na tayo no, bukas another day, so another vlog na naman ito. So hopefully makapag-content ulit tayo ng isang content na kapupulutan ng harap no? Or add-on value sa ating viewers. So muli mga kabang ano, kung nagustuhan mo yung vlog for today, consider to subscribe and hit that notification bell para updated kayo sa mga future uploads natin. And that's it for now. Muli ito si Sir Bong. Todo mo yan, pero dapat kalmado ka lang. And see you on the next video. All right.